Merry Christmas again. So guys, hindi pa ako kumain ng lunch. Alas 3 na lang. So guys, kasi ako'y nagugutom. May kanin na doon eh. Nagutom. Samahan niyo ako, magluluto ako ng ulam. Luluto ako ng ulam. Alas 3 na ng hapon. So, magluluto ako ng ulam ko. So, ang gagawin ko guys, nag-bifrost ako kanina ng pork chop. Ayan. Ayan, kaliit. Ayan lang yung ulam ko. Tapos magluluto ako ng egg. Mula nang natuto akong kumain ng egg. Nung baby pa ako guys, sinusupa ko to. Ayaw ko talaga kumain ng itlog. Kasi malansya, malansa. Nalalansahan ako sa sikmura ko. Maano ako, sikmura ko yung tawag doon. Masilan sa pagkain. Kaya mula nung nag-abroad ako, no choice kasi. Pagbukas man ng pag OFW ka or ano, domestic helper ka, wala kang ipang makita sa rib katulad nung nasa Abu Dhabi ako. Ang lagi kong makikita pagbukas ko ng rib itlog. So no choice ako. Kailangan kong kumain. Kaya minsan naglalaga ako nito. Tapos sunny side up. Ito. Ayan ang ulam ko. Mula nung natuto akong kumain ng itlog. Hindi pwedeng walang itlog sa isang araw. Minsan isa o dalawa. Kaya ito siya, yung meat pork chop ko. Wala na siyang ano guys, wala siyang taba-taba or balat. Kasi pinipili ko kasi pag bumili ako ng pork chop. Ay yung ano na, yung tinanggalan na ng balat. Ayun, wala na siyang balat. Wala na siyang balat to. Taba-taba na lang yun. So, para ma-absorb yung tubig. Gamit tayo ng gamit tayo ng tissue paper. It's a paper para doon. Ayun guys. Yung kain. Ayun. Tatuyuin ko lang siya dito sa tissue paper. Tsaka ko siya lagyan ng asin. Tsaka pamintang duro. Ah, pamintang na powder. Hindi ako naglalagay ng tuyo na kung ano-ano kasi gusto kasi sa carne guys, yung malasahan ko yung ano, malasahan ko yung manamnam ko yung ano, yung lasa ng meat. Kaya yan ang gusto ko. So, ito guys. Lagay ko kayo. Lagay ko kayo sa kami. So, yan guys. Lalagay ako ng kunting asin. Kunting asin lang. And ayaw ko ng maraming asin. Ayan. Para lasa lang. Kasi pag nasobrahan kasi siya sa asin, guys. Pag nasobrahan siya ng asin, lasang asin na yung meat. Kahit anong meat. Kaya ako, maglagay ako ng asin sa karne na ano ko, niluluto ko. Kunti-kunti lang. Ayan lang siya. Ayan lang ako to, guys. Napakasimple lang ang pagkain ko. Ayan. Ayan. Tapos, ilalagay ko siya diretso sa kawali. Tapos yung apoy niya, guys, is small, medium lang. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, ayan, medium. Tapos, lagay natin yung kami dito. Ayan. Ayan guys. Ayan lang ako guys. Yan lang ang gusto ko. Gusto ko sa buhay. Simple lang ako guys. Ayan. Pagdating sa mga pagkain, hindi ako naglalagay na kung ano-ano. Basta ganyan lang. Ganyan lang ba? Ganyan lang talaga siya. Yung mga
ano siya, yung ang gusto ko dyan sa karne na yan, pag piniprito ko siya is light brown lang siya. Huwag masyadong dark. Light brown lang. Yan ang gusto ko. So, ganun muna tayo, guys. See you up next, guys. Papakita ko ulit sa inyo. Pagduto na siya. So, ayun na siya, guys. Nagprito ako ng itlog. Tapos, ihalo ko yung kanin dito sa itlog. Ito na siya. Ayan, pag gusto nyo malaman sa half cook, pag gusto nyo malaman sa half cook, i-press nyo lang dito sa gitna. Ayan, tapos titignan nyo kung may dugo pa siya. Pag may dugo pa siya, tuloy lang yung loto. Pag wala na siya, wala kang makitang dugo na pumangat sa ulan nito, sinuso ko na siya. So, it means na luto na siya. Wala na siyang dugo sa loob. Ayan, luto na siya, guys. Ayan. Tapos ito. Ihalo ko lang dito yung kanin ko. Para masarap. Ayan, ihalo ko din yung kanin. So, ito, guys, yung fork luto na yun. Ito na siya, guys. Ito na yun. Ito yung kanin ko, guys. Halo natin siya sa... Ayan. Ganun lang ako, guys. Ganun. Kasimple lang ang buhay ko. Mamayang dinner, nagsabi na ako kinalulo na hindi ako lalabas bukas, matutulog ako. Ngayon, pero nag-usap kami kahapon. Sabi ko hindi ako lalabas, hindi ako magkagala. Sa kwarto lang ako, sabi ko, sa kwarto lang ako magtambay, matutulog ako. Tapos sabi ko, i-celebrate ko yung Christmas ko. Mag-celebrate ako ng Christmas ko sa inyo, kasama kayo. Kaya sabi ko, kakain tayo sa Pop Choy, sabi ko nga. Kakain kami dun sa pinakain namin sa my restaurant. Kaya ko nang overcook. Na-overcook na yung aking itlog. Ayan. Masarap na yan, guys. Kasi sayang. Malinis naman tong kalan ko eh. Araw-araw ko yan nilalinis. After ko magluto. Lagay tayo ng konting asin. Ayaw ko nang, pag nagluluto ko, guys, gusto ko, pitik-pitik lang gamit yung kamay ko. Malinis naman yung kamay ko, guys. Nagkugas naman ako. Ganun lang ako. Kasi dun ko nalalasahan yung luto ko pag kinakamay ko yung mga timpla. Pag nagtitimpla ko yung kamay ko. Kasi parang dun ko napipit na, ay, masarap pala pag kinakamay. Ayan na, guys. Ito na. Saluto na yan, guys. Ayun lang kasimple ang pagkain ni Aling Rose. Ayan. So, mamayang gabi kami kakain sa restaurant for dinner. Binibigyan ko din ng pagkakataon kung binibigyan ko din ang pagkakataon tong dalawang matanda na makasama. Para, ayun, masaya sila. Ayan na, luto ko. Tapos with pork chop. Masarap yan, guys. Ang tingnan nyo, pagluto na siya. Yung katas ng karne is, wala ng dugo. Ayan. Tamad ako maghiwa-hiwa habang kumakain ako. Kaya ang ginagawa ko sa
pork chop. Pag naluto ko na, hinihiwa ko, kinukupit ko siya. Ayan. Kinukupit ko siya, guys. Ganun. 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 Ayan. Ginagawa ko maliit. Kasi ang tamad ko kasi talaga mag daming hugasin. Gusto ko pag kumain ako, isang kutsara lang. Hindi na ako gumagamit ng tinidor. Pang social yun eh. Pwede rin kamayin ko na. So yun guys, naluto na siya. Naluto. Nahiwa ko na siya ng maliit. Maliit. Siya guys, so. Grabe kaliit, diba? Lasa ko yung meat. Tapos yung hindi siya maalat. Yung balance lang yung ano niya. Yung lasa. At saka yung lasa ng meat. Kaya kung ako'y magkaroon ng kainan, siguro walang kakain. Kasi hindi nila makukuha yung timpla ko. Kasi mostly yung mga Pilipino, mostly our Filipino is mahilig talaga sa maalat. Kaya usually sa atin nagkakasakit sa ano, sa kidney. Kasi mahilig din sa mainit, sa maalat, tapos kulang tayo sa tubig. Kaya yun. Kaya ako iniwasan ko yun. Napacheck up ako nung ng ano, sugar ko, blood sugar. Sabi ng nurse, ano, medyo bawasan ko na daw yung kanin ko. Kasi tumataas na siya, tumataas na yung blood sugar ko. 165 ba yun? Alam ko baka nasa ano na yun. Sa 6 siguro or 7, kasi ang mataas talaga, mataas yung may diabetes ka na siguro, mga 8, nasa 8 na siguro, hindi ko lang sure ha. Pero ang akin siguro mga 6 pa lang yun. Kaya sabi niya bawasan mo yung ano, yung kanin mo. This kanin, this sugar. Basta yung mga carbohydrate. Ayan. Tapos, kumain ka ng maraming meat. Kasi less meat ako. Ay, kasi kulang ako sa meat. Okay. Sarap. Sarap talaga, guys. Pag ako nag-asawa ulit, tataba kami dalawa. Charot. Nag-consumation na nga ako kasi ano, lumalaki na yung chan ko. Din ako nag-i-exercise. Dati nag-i-exercise ako eh. Pampaliit lang ng chan naman ang ginawa ko. Tsaka boti. Yung ano, yung bat natin. Pinapalaki ko yung bat. Para mga sexy tignan, sexy ambitious ah. Sarap talaga guys, gutom lang siguro ako. Hindi naman ako nakaramdam na gutom pag nakahiga lang ako buong maghapon. Hindi ako nakaramdam ng gutom, pero sumasakit ang ulo ko kasi nabubuhay tayo na sa araw-araw natin may kanin tayo. Kaya kailangan din natin ng kanin kahit hindi tayo nagugutom. So ngayon ay tinatamad talaga akong bumaba at lumabas. Hanggang kwarto lang talaga ako today. Kasi mayroon pang bukas. Sunday kasi bukas. So, ang bala ko bukas is papunta ako sa pinag-installan ko ng braces ko. Papa-adjust ako. Tapos, ano pa pang gagawin ko bukas? Ayun nga,
Yung sa GCash ko, bibili ako ng SIM card. Ang sarap ang feelings pag yung kumpleto yung tulog mo. Natulog ako kagabi siguro, mga alauna na siguro yun. Alauna or alas dos? Ewan ko. Hindi ko na alam yung oras. Yung oras ako natulog. Tapos nagising ako ng 6. Ay, magsi 7 na. Kasi nagpainom ako.